Senator Bongo muling napahiya matapos linawin ni VP Leni na wala itong kinalaman sa pakikipag-ayos sa Cpp Npa MDF. Nilinaw mismo ng kampo ni Vice President Leni Robredo sa pangunguna ng kanyang tagapagsalita na si Attorney Barry Gutierrez na walang kinalaman si VP Leni Robredo para sa pinapalutang ng Cpp Npa MDF na nakatakdang peace negotiation sa pagitan ng Cpp Npa at opisina ni Vice President Leni Robredo. Para sa buong detalye, manatiling nakatutok. Ngunit bago ang lahat, kung di ka pa nakakapag-subscribe, ay huwag nang magdalawang isip at pindutin mo na ang subscribe button. Samahan mo na rin ng notification bell para lagi kang updated sa aking mga uploads. Naglabas ng opisyal na pahayag ang opisina ni VP Leni. Ayon sa kanyang abogado at tagapagsalita na si Barry Gutierrez, itinuturing na krusyal ang pagre-resolba sa gusot sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at komunistang grupo na NPA at kailangan nga nitong dumaan sa maayos at masusing proseso at walang kinalaman dito si VP Leni. Nilinaw rin ni Gutierrez na walang balak ang vice-presidente na makipag-ugnayan sa Cpp Npa MDF. Sa katunayan nga raw, ay consistent si VP Leni sa pagkondena sa Cpp Npa MDF lalo na sa suspension ng peace talks sa mga rebelde. Itinuturing na fake news ng kampo ni VP Leni Robredo ang kumakalat na usaping may balak ang kanyang opisina na makipag-ayos sa kampo ng mga rebelde. Nauna itong lumabas nitong buwan ng Setyembre nang maglabas at magbalak ang bagong pamunuan at tagapagsalita ng Cpp Npa MDF na makipag-ayos ito sa Liberal Party at kay VP Leni Robredo. Samantala, ayaw bigyan ng pansin ng Armed Forces of the Philippines ang Cpp Npa MDF kaugnay sa hindi nito pagdedeklara ng ceasefire laban sa pamahalaan. Ayon sa AFP, ay hindi na importante kung ayaw ng mga komunistang grupo ang pakikipag-ayos sa pamahalaan. Ito ang malinaw na idiniin at pinahayag ng kanilang tagapagsalita na si Major Edgardo Arevalo matapos inanunsyo ng Cpp na hindi na nga sila magpapatupad ng tigil putukan ngayong holiday season. Dahil kahit daw magpatupad ng ceasefire, ay nilalabag din nila ito. Napatotohanan na ito sa mga nakalipas na taon at hindi na dapat pang pagkatiwalaan ang mga pahayag ng Cpp Npa dahil sa mga patuloy at paglabag at panggugulo ng mga ito. Kung nagustuhan mo ang video ito, ay pindutin ang like button, mag-subscribe na rin at samahan ng notification bell para manatiling updated sa aking mga daily uploads.